Hello, Sir Kira. Ako na naman po ulit ito. Kumusta po? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Para na din po makapagbahagi pa ng magagandang kwento dito sa channel nyo. Siya nga po pala. Ito pong ikukwento ko sa inyo ngayon. Hindi ko po alam kung konektado to sa mga nakaraang kwentong naibahagi ko. Isusunod ko po ito dapat doon sa nauna kong kwento, which is about sa panaginip ko. Kaso masyado na pong mahaba yon. Kaya naman minabuti ko pong ihiwalay na lang ito at ibahagi na lang ulit sa inyo, lalo na sa mga tagapakinig ninyo. Simulan ko na po ang kwento. Hindi ko na iniisip yung about sa panaginip ko. Masyado akong binabagabag nun. Pero sinubukan kong hindi talaga isipin. At dahil na din sa pagkabagabag, ay mas minabuti kong magtanong sa mga kakilala ko, lalo na sa mga may experience about sa paranormal, at ganoon na din sa mga nakatatanda. Itinanong ko kung talaga bang nangyayari ang mga ganoong sitwasyon sa iisang panaginip lang. At tama nga po, nangyayari daw po talaga yon. Paiikutin ka ng sarili mong panaginip. Kung minsan pa daw, ay hindi ka na talaga magigising. Yun ay dahil na din sa mga pangyayari sa loob ng panaginip mo, which is akala mo buhay ka o gising. Pero ang totoo, nakakulong ka na sa loob ng panaginip mo at doon ka na din mismo mamamatay. May pagkakaiba daw ang bangungot at ang sarili mong panaginip sa loob ng napapanaginipan mo. Magulo po ba? Pero ito daw po talaga yon. At base na din sa pagkakaintindi ko, bihira lang daw po yung mangyari sa isang tao. Siguro daw po ay may gustong iparating yung panaginip ko na yon. Or kung hindi naman, maaaring ihahanda daw po ang sarili ko sa mga posibleng mangyari. Isasalaysay ko din po dito ang ilan sa mga nangyari sa akin nung naranasan ko yung pangyayaring yon. At ganoon na din po ay ilalahad ko dito ang usapan namin ng ilan sa mga napagtanungan ko. Si Jess, matalik ko din siyang kaibigan. Since magkaklase kami sa major subjects namin, ay alam kong may experience siya sa mga paranormal. Minsan kasi ay nagkukwento siya sa akin ng mga karanasan niya. Gusto niya din magbahagi ng mga karanasan niya sa inyo, Sir Gira. Kaso hindi daw siya magaling magsulat. Nahihirapan siyang idetalya ang mga ganoong bagay. Pero wag po kayong mag-alala. Kung may pagkakataon po, ay ako na po mismo ang magbabahagi ng ilan sa mga karanasan niya dito. At eto na nga, since alam kong may experience si Jess, ay naisipan kong ikwento sa kanya yung karanasan ko na yon. Baumaloy ko. Pabirong sagot niya sabay tawa. Seryoso ko. Nagtatanong ng maayos ganyan isasagot mo. Habol ko pa. Alam mo Kate, sa sobrang lawak ng imagination nating mga tao, iba't ibang karanasan ang nangyayari sa loob mismo ng panaginip natin. Alam mo ba yon? Yung utak na mismo natin ang gumagawa ng mga nangyayari at hindi mo yon mapipigilan. Paliwanag niya. Bakit ganun? Posible bang ikamatay yon? Tanong ko pa. Hindi ako expert siya nga. Pero sasagutin ko yan base lang sa nalalaman ko. Since hindi naman ako nakaranas niyan. Kung sleep paralysis pa, baka malinawan ka. Pero base sa mga nalalaman ko, Pero kidding aside, base sa mga nalalaman ko nga, posible. Hindi mo kasi kontrolado yan. Utak mo na mismo ang gumagawa ng mga kaganapan. Kahit hindi mo to gustuhin kapag natutulog ka. Minsan nga sa sobrang lawak at hirap na intindihin ang mga nangyayari, katawan mo na mismo ang sumusuko. Minsan hindi mo alam kung buhay ka pa ba. Kasi nasa loob ka ng panaginip mo . Kaya it's a big yes. Posibleng mamatay ka. Paliwanag niya ulit sa akin. Pero parang hindi ako satisfied . Gusto ko pa ng mas maraming kasagutan. Si Lolo Kiko, o si Lolo Kicks kung tawagin namin. Matanda na siya pero
hindi ko maintindihan yung paliwanag niya sa akin. Kaya kung ano yung naintindihan ko, eh ito na lang yung isusulat ko dito. Alam mo, iho, ang pagtulog ng mahimbing, lalo na kapag pagod ang katawan mo, ay may posibilidad na talagang managinip ka. Marahil ay naglalakbay ang kaluluwa at isip natin kapag tayo ay natutulog. Ang bangungot ay isang panaginip kung saan mahihirapang huminga ang katawang tao mo. At doon naman sa kwento mo tungkol sa iyong panaginip, mabilis ang tibok ng puso mo, mabilis ang iyong paghinga dahil na din sa pag-ikot ng iyong kaluluwa, isip at katawan sa loob ng panaginip mo. Sabi ni Lolo na medyo malabo. Pero Lo, hindi po ba parehas lang ang bangungot dun sa naranasan ko? Tanong ko pa. May pagkakaparehas at may pagkakaiba. Ang pagkakaparehas nun ay hindi mo inaasahan ang mga mangyayari sa panaginip mo. Pero nakatayo ka lang at maghihintay ng mga mangyayari. Yan bang hindi mo inaasahang may ganoong pangyayari sa mga susunod na sandali ng iyong panaginip? Bigla ka na lang papatayin, sasaksakin, babarilin o kung ano-ano pa. Diyan ka posibleng mamatay. Hindi mo kasi ito inaasahan. At ang pagkakaiba naman ito, ang bangungot kasi, marami ang nakakaranas niyan. Ngunit diyan sa iyong karanasan, e bibihira lamang. Sa mundong ating ginagalawan, eh talaga namang marami ang hindi pa maipaliwanag. Kaya sa dami ng pwede kong isagot sa iyo, eh marami pa ding hindi mo maiintindihan. Paliwanag ni Lolo. Ilan lamang yan sa mga kasagutang gusto kong marinig. Ngunit meron pa din talagang bumabagabag sa isipan ko na gusto kong mabigyan ng linaw. Hanggang sa ang panaginip ko na lang ulit ang nagkusang magbigay sa akin ng kasagutan. At ito ang dahilan kung bakit muntik na itong maging sanhi ng aking kamatayan. Galing ako sa school noon. Pagod ako at hindi ko alam kung kaya ko pa bang mag-aral. So since nakakaramdam ako ng hilo, minabuti ko na munang ipahinga ang aking katawan. At sa hindi inaasahan, nakatulog ako. At eto na nga. Sa panaginip ko, tulog din ako doon. I mean, parang gising yung diwa ko sa loob ng panaginip ko at alam kong natutulog ako sa mga oras na yon. Naririnig ko yung takbo ng orasan. Dinig ko yung electric fan sa kwarto ko. Tapos ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay ang bilis kong nakatulog. Eh halos kakahiga ko pa lang nun. At pagkatapos pa nun, nakakaramdam akong parang may humahawak sa akin. Pero wala naman akong nararamdamang tao sa paligid ko. Yumuyugyug yung kama ko na parang may nagtatatalon sa paanan ko. Merong humahaplos sa buhok ko. Ramdam na ramdam ko yun. Hindi ko alam kung panaginip ba to o bangungot. Sleep paralysis? Hindi din kasi naigagalaw ko yung katawan ko eh. Naililingon ko ang ulo ko. Nakakatingala din ako sa parteng ulunan ko. Tinitingala ko yung nasa parteng ulunan ko kung sino ba yung humahawak sa ulo ko. Pero wala naman akong nakikita. Kahit doon sa pagyugyug ng kama ko, ramdam ko, pero wala talaga akong nakikita. Bumangon ako, gabi na nun, at ang tahimik ng bahay. Tinatawag ko sila mama, pero walang sumasagot. Alam niyo yun, nakakapaglakbay ako sa loob ng panaginip ko. At alam ko yung nangyayari. Ang weird pa kasi, natatandaan ko lahat. Kaya nga na ibabahagi ko sa inyo ng maayos ngayon. Tulog ang katawang tao ko, pero gising na gising yung diwa ko sa loob ng panaginip ko. Lumabas ako ng bahay para alamin kung nasan silang lahat. Ang dilim ng paligid ko, para bang yung babagyo yung style ng panahon. Malamig tapos malakas ang hangin. Ultimo pagsipol ng hangin ay nadidinig ko sa tenga ko. Naglalakad ako, pero hindi ko alam kung saan ako papunta noon since sinahanap ko silang lahat.
Wala ding katao-tao sa paligid nun, Sir Kira. Tanging ako lang ang tao dun. May mga lugar akong napuntahan noon na noon ko lang napuntahan. Malamig pa rin ang hangin at hindi ko na iniisip kung nasaan ako. Iniikot ko yung mga mata ko. Tapos sa pag-ikot ng mga mata ko, nadapa ako at nagising akong bigla. Nagulat ako at sa pagkagulat kong yun, tumingin ako sa paligid. Ang liwanag pa since kagagaling ko nga lang sa school noon. Tinignan ko yung orasan. Nagtaka ko noon kasi wala pang 10 minuto akong natutulog. At dahil nga sa pangyayari na yon, hindi ko na ginustong bumalik pa sa pagtulog. Kinabukasan, wala akong pasok noon. Isinama ako ng mga pinsan ko sa gala nila. Hindi ko alam kung saang lugar yon, pero pamilyar ang lahat ng nadaanan ko. Inaalala kong lahat noon. At tama nga, galing na ako doon. Pero sa panaginip ko ito napuntahan. Yun yung lugar sa panaginip ko. Pero nung mga oras na yon na nagpunta kami, maraming tao, siksikan pa nga eh. At dahil nga walang pasok kasi weekends, uwian ng mga tao. Sa hindi inaasahan, may narinig kaming sigaw. Mga batang nahimatay dahil na rin sa sobrang init. Nagkumpulan ng mga tao, nakikiusisa sila at isa na kami doon. Nung makarecover na yung bata, hindi ko alam kung bakit, pero nakatitig siya sa akin. Di niya inaalis yung tingin niya, kaya sobrang weird nun. Kinilabutan ako, at nung medyo humupa na ang tensyon, nagsialisa na din ang mga tao sa lugar na yon. Umuwi kami nang daladala ko yung kilabot na naramdaman ko. Pagdating sa bahay, pagod ako pero ayokong matulog. Natatakot kasi akong baka managinip na naman ako. Dumaan pa ang mga oras. Unti-unti nang gumabi. Natapos na kaming maghapunan at oras na ulit para matulog. Heto na naman tayo. 9 PM, oras na ng tulog ko. Since walang pasok kinabukasan, babawi ako ng pahinga. Siguro dahil na rin sa pagod, nakatulog agad ako. At eto na nga, Sir Kira, nanaginip na naman ako. Nagising ako sa isang lugar na pamilyar sa akin. Yung pinuntahan namin ng mga pinsan ko. Since napuntahan ko na to at nanggaling na nga din ako dun sa panaginip ko, eh alam ko na to kung saan ang labasan, pasukan at paikot-ikot dito. May sumigaw na naman. Bata. Nahimatay. Pinuntahan ko. Ngunit sa pagpunta ko, hindi siya nakahiga. Nakatayo siyang nakatitig sa akin. Itinuturo niya ako habang nakatingin siya ng may galit. Naalala ko yung titig ng bata pagkagising niya noon galing sa pagkahimatay. Pero this time, iba talaga. Habang nakaturo siya sa akin, unti-unti itong umanganga. Ayoko sanang tignan, pero hindi ako makaiwas ng tingin. Gamit ang kanyang buong kamay, ay may dinukot siya sa kanyang lalamunan. Ipinasok niya ang buong kamay niya, braso hanggang siko. Habang may kinukuha siya doon, dinig ko yung mga laman niya na kumikislot. At sa pag-angat niya ng kamay niya, meron siyang hawak na isang bagay. Kutsilyo. May dugo pa ito na mula sa kanyang lalamunan. At sa hindi ko inaasahang pangyayari, muli siyang sumigaw at tumakbo papalapit sa akin ng sobrang bilis. Hinabol niya ako. Siyempre tumakbo na rin ako. Tapos nun, hinahabol niya na ako ng saksak. Sa mga oras na to, tanging pagtibok na lang ng puso ko ang nadidinig ko. Parang lumalabas yung tunog nito sa tenga ko sa sobrang lakas. Habang hinahabol ako ng bata, sumisigaw din siya. Tapos sa pagtakbo ko, nadapa na naman ako. Gusto ko sanang bumangon ng mabilis, pero hindi ko magawa. Nakapitan niya ako sa damit at pinagsasaksak niya ako sa likod.
Habang ginagawa niya yon, ay tumatawa pa siya. Tawa na parang nababaliw na. Tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya. At dahil sa pangyayari na yon, dun na ako nagising. Katabi ko si Jerome, yung best friend ko. Ginising niya ako mula sa panaginip ko. Pre, pre, ayos ka lang? Nakatulog ka, binabangungot ka ata. Teka, kuha kong tubig. Takang-taka ako nun. Kasi, bakit kasama ko si Jerome? Pre, inom ka muna. Sabi niya habang umaakit siya ng hagdan. Bumalik siya sa kwarto. At habang papasok siya sa pintuan, nagulat ako. May dala siyang patalim at mabilis na tumatakbong papalapit sa akin. Pagkatapos nun, pinagsasaksak niya rin ako. Maya-maya ay nagising na naman ako. Naulit na naman. Nanaginip na naman ako sa loob ng panaginip ko. Habol-habol ko ang paghinga ko nun. Umiiyak akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina namin. Uminom ako ng tubig at bumalik na sa kwarto. At dahil sa mga pangyayari na yon, hindi na ako natulog pa ulit. Hinintay ko na lang na mag-umaga. Grabe yung experience ko na yon, Sir Kira. Hindi ko alam. Naguguluhan na talaga ako. At kagaya ng sinabi ko kanina, panaginip ko na ang kusang nagbigay sa akin ng sagot sa mga katanungan ko. Sa tanong na, may pag-asa pa kaya akong magising sa likod ng pagkamatay ko sa loob ng aking panaginip? Hello po sa inyong lahat. Bago pa lang po akong tagapakinig ninyo. At gusto ko sanang i-share itong kwentong karanasan ko. Tawagin niyo na lang po akong Gina. May-ari po ako ng tindahan. Siguro may isa't kalahating taon na din. Apat lang kaming may tindahan noon. At ang target market namin ay yung mga umuupa sa mga apartment na malapit sa amin. Hindi naman kami magkakatabi. Pero yun nga, iisa lang ang market namin. This year, mga January, nagkaroon ako ng katabing tindahan. Taga-apartment lang siya, kaya hindi ganoon kalaki ang pwesto niya. Wala naman po sa akin yon. Kahit pa nga nabawasan ng kaunti ang benta ko sa isang araw. Dahil para sa akin, normal lang naman na may kakumpetensya. Naiinis lang din ako minsan. Kapag mga papunta na sana sa akin yung customer, ay tatawagin pa niya para sa kanya bumili. Minsan pa siyang nagtanong ng presyo sa akin. Tapos malaman-laman ko, ibababa pala niya ng dos yung presyo niya. Okay lang. Nakakainis pero kung hindi niya babaguhin yung ginagawa niya, maaga din siyang magsasara ng dahil sa pagkalugi. Dumating ang February. Ganoon pa din naman. Yung ibang nahahatak niya ay bumabalik pa din naman sa akin. Ang nangyayari po kasi, tinatawag niya para tanungin kung anong bibilhin. Kapag wala po sa kanya, sakalang niya ituturo ulit sa akin. Nakakatawa na nakakainis. Nung mga panahon na yon, napapansin ng nanay ko na palaging nakatingin ng masama sa akin yung tindera doon. Napapansin ko din naman yon. Kahit noong umpisa pa. Pero naisip ko kasi na baka masungit lang talaga yung mukha niya. Pero sabi nga ni nanay, parang iba daw. Doon na din mas binantayan ng nanay ko yung ginagawa ng kabilang tindahan. Pabor pa sa akin kasi kapag ginagawa ni nanay yun, nagwawalis-walis siya sa harap ng tindahan ko. Anyway, palaging tinitignan ni nanay yon kapag nag-aayos na sila ng paninda nila sa pwesto. Hindi ko po pala nabanggit, sir.
Pwestong labas po pala sila. Gilid lang ng apartment building yung pwesto nila. Kaya naman kailangan pa nilang mag-akyat baba para lang makatinda. Kaya naman konting silip lang mula sa tindahan namin ay kita na namin sila. Doon napansin ni Mama yung dalawang bagay na nakatali sa paa ng table nila. Hindi ko ma-describe yung itsura, pero kakaiba siya. Hindi namin alam kung para saan dahil wala namang ibang nakakabit doon. Basta mukha lang po siyang design sa dalawang paa ng table, kahit hindi naman maganda. Sabi ko na lang kay nanay na baka pampaswerte nila yon. At wag na lang pansinin. Nung mga panahon din po na yon, grabe ang pagbalik-balik ng sakit ko. Hindi naman po ako sakitin at regular naman po akong nagba-vitamins. Hindi ko rin naman naisip na mayroon ng kakaiba. Kasi iba po yung lamig dito sa amin simula December last year hanggang nitong February. Nagkaroon din ako ng katikates sa legs ko na hindi ko rin naman pinag-isipan ng kung ano. Kasi every once or twice a year po talaga, nagkakaroon ako ng madaming pantal sa buong binti at braso. Na ang sabi naman ay dala lang ng hangin. Umiinom lang ako noon ng antihistamine at unti-unti na yun nawawala kinabukasan. Kaya sa isip ko, baka normal lang yon dahil nga sa lamig ng panahon. Ang ikinababahala ni nanay at ng partner ko ay yung sobrang tagal na nga ng ubo ko. Sa totoo lang, ni hindi ko po napansin na halos 3 linggo na akong inuubo. Pinoproblema ko lang talaga nun na baka yung pag-ubo-ubo ko ang dahilan kung bakit humina ang benta ko. Nagmask na din ako nun kasi inisip ko na baka COVID na pala yun. Nagpa-check up din naman ako agad para sigurado. Pero wala naman. Negative. Niresetahan na lang din ako ng doktor para doon. Pero nagtuloy-tuloy pa din ang ubo ko. Minsan pa, halos masok ka pa ako sa kakaubo. At paggabi naman, ay halos hindi na ako makatulog. Bumagsak ang katawan ko. At doon na nga naisip ni nanay na ipatawas na ako. Hindi ako naniniwala doon, sa totoo lang. Para kasing joke yung nagtatawas dito sa amin eh. Tapos may mga online tawas pa akong nakikita. Sorry po kung may ma-offend ako dito, pero ang weird lang po kasi talaga. Anyway, nung mapatawas po ako ni nanay, ang sabi ng albularyo ay dinadasalan nga daw po ako. Sinabihan si nanay na paliguan daw ako ng tubig na may asin. Naginawa ko din naman since mapilit si nanay. Lo and behold, unti-unting umukay ang pag-ubo ko. Unti-unti na ding nawala yung mga katikati ko sa katawan. Yung ubo ko, naging normal na lang. Nawala ng pagbabadya ng pagsuka. Hindi na din masakit sa dibdib. At hindi na rin ako masyadong inuubo sa gabi. Na dahilan naman para makatulog na ako ng maayos. Tinuloy-tuloy ko lang yon. Naglalagay ako ng konting asin sa paliligo ko. Hanggang sa maging okay na nga ako. Hindi ko po alam sir kung may kinalaman din to. Pero napansin ko na nung mga panahon na yon, mas dam ako yung paglala ng sakit ko tuwing Biyernes ng hapon. Napansin ko yon kasi po, yun po ang schedule ng mga deliveries ko. At 2 Biyernes ko na silang hindi nahaharap dahil nga ang lala ng ubo ko. Iniisip ko tuloy ngayon kung kulang ba yun o ano. Kasi ano namang kasalanan ko sa kanila para gawin nila yon? Maayos ko naman silang sinasagot kapag nagtatanong sila. At higit sa lahat, sila na nga yung tumabi at nakipagkompetensya sa akin. Tapos sila pa yung galit. Yan lang po Sir Kira. Maraming salamat po kung sakali mang mapapasama itong kwento ko. God bless po at ingat po tayong lahat.